new Osmo Mobile Stabilizer. Hello, magandang araw mga kaibigan. Nandito po ulit tayo ngayon para po sa isang unboxing na naman nitong ating pong DJI Osmo Mobile 2. Galing po ito sa DJI Philippines. Ito po ay DJI Osmo Mobile 2 refurbished po ito mga kaibigan. Check po natin kung ano po ang kalalabasan nitong nabili natin na item na refurbished po. Tingnan po natin. Unboxing tayo mga kaibigan. Ito po ay binili ko po sa Shopee at ang halaga po niya ay 3,250 kasama po yung kanyang stand. Bumili po ako ng stand bukod po yung pagkakabili po noong ating stand. Okay? Buksan na po natin mga kaibigan ha. DJI Osmo Mobile 2. Wala po tayong pambili ng masyadong latest na Osmo Mobile. Kaya dito na lang tayo. Try natin kung okay din. Sana'y okay naman. Sanitize ko na po siya kanina kaya siguro na may okay lang na hawakan ko na. Yeah. DJI Osmo Mobile 2. Okay, open natin mga kaibigan. Sa pagkakaalam ko mga kaibigan ay hindi natin ito masusubukan ngayon pero check natin kung anong laman kasi po base po doon sa mga review na akin pong nabasa tungkol dito, pag dumating po siya ay kailangan po natin siyang i-charge talaga kasi pag nabili mo po siya wala po siyang charge. Tingnan natin. Ito po yung kanyang stand mga kaibigan. Ano ba tawag sa kanya? Base pala. Osmo Mobile 2 base. Okay, check natin yung base niya mga kaibigan ha. Dito sa kabila talaga naman pinabuklat lahat eh, ganun pala yun. Ayan mga kaibigan, ang kanyang base. Meron po siyang tornilyo doon sa ilalim para po maihigpitan natin yung ating mobile stabilizer. Okay, check naman natin yung kanyang mismong mobile stabilizer. Ayan, balot naman siya mga kaibigan. May konting yupi lang ito siguro sa pagdadala. Saka dito sa kabila. Pero siguro na may walang epekto sa loob yun. Tapos may nakasulat po sa kanya na refurbished unit. Okay. Nabili ko po siya ng 3,250 kasama po ito. Alam ko po ay malaki po ang may itulong nito sa aking pagbablog. Para po siguro hindi masyadong nginig-nginig. Kapag ikaw ay lalo pag nasa sasakyan, para hindi masyadong malikot naman yung ating pagbibideo, di ba? Sigurado mga kaibigan, nakatape. Tinggalin natin. Ang dami naman balot. Ayun. Sa ibabaw ay merong, syempre merong manual. Mga kaibigan, ito ang kanyang manual, dalawa. Tatlo pala. Tatlo. Basahin natin mamaya. Check natin itong kanyang unit mismo. Ayan mga kaibigan. At nakalagay siya sa mahiwagang baul. Ayan, DJI. Tama ba? Baligtad ba? Ganito pala. Okay. Open na natin mga kaibigan. Ayan. Pagka-open natin, syempre ang unang makikita ay ito. Silica gel. Okay, ito po meron siyang kasamang cable. Ito po yung gamit sa pag-charge sa kanya. At ngayon po, ayan, papakita ko po muna sa inyo mga kaibigan. Ayan. Okay, tanggalin na natin at ating buksan. Ayan siya mga kaibigan.
Op. Op. Umiikot-ikot. Umiikot-ikot mga kaibigan ang ating DJI Mobile Stabilizer. Okay? Try natin ngayon mga kaibigan, mag-balance lang muna ha. Balance lang muna natin yung ating cellphone kasi po ay wala po siyang charge. Okay? Sa-charge po muna natin. Tapos, sa next video ko po ay gagawa po ako ng review tungkol po dito. Honest review po. Kung ano pong makikita kong hindi maganda sa kanya, sasabihin ko po para po alam nyo din. Okay, tayo po muna natin siya dito. Kabit natin, kabit, 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 kabit. Yan. Tapos, lock. Yan siya mga kaibigan. Try natin mag-balance ng cellphone. Pag magkakabit po kayo ng cellphone, mga kaibigan, ay, base po sa aking napanood, kailangan nyo daw itong ilagay. Pag ganyan. Tapos, kailangan nyong bukahin. At isad-sad. Ayang ganyan mga kaibigan. Tapos, kailangan po sagad siya dito sa ilalim. Tulak na lang natin. Ayan, sad-sad po dapat siya dyan. Tapos, syempre, dapat daw po ay balance. Okay? Try natin kung balance na. Ibig sabihin, kapag ganyan, hindi siya balance. Mas mabigat yung kabila. Kaya, kailangan natin i-adjust. Mabigat yung kabila, kaya dito tayo mag-a-adjust pabalik dito. Ayan, balance na siya mga kaibigan. Hindi mumantita dyan siguro, pero ayan na siya. Balance na siya. Pag balance na mga kaibigan, ayan o. Okay, balance na siya. Atin na siyang higpitan ulit. Ito naman yung phone, dapat balance din yan. Dapat nakaganyan siya. Ganyan, balance din dapat. Kaya, i-balance natin. Mas mabigat ito, kaya palasin natin. Tapos, isod natin konti. Hop. Okay, mga kaibigan, balance na yan. Ayan, kung mapapansin mo, ayan, natuwid na po siya. Ayan, ipitan na natin. And then, try po natin kung meron charge. Pag wala, sorry, pero try natin. Sorry. Next time po mga kaibigan ay magbibigay po ako ng honest review tungkol po dito sa ating Osmo Mobile 2. Okay, mga kaibigan, hanggang dito na lang. At naituro ko naman po sa inyo kung paano po mag-balance ng ating cellphone dito sa ating Osmo Mobile 2. Okay. Hanggang sa susunod pong muli. Ingat po kayong lahat. Bye-bye.